Balita naman sa ibang bansa, mas tumitindi na ang tensyon ngayon sa Egypt, lalo't nakahanda ng ilipat sa house arrest ang dating leader na si Hosni Mubarak. Nananawagan naman ng DFA sa mga Pinoy doon na umuwi na ng Pilipinas. Magbabandila si Jasmine Romero. Ilang beses nang nakausap ng ABS-CBN News ang domestic worker sa Egypt na si Lovelyn. Pero ngayon lang niyang inaming gusto na niyang umuwi ng bansa. Higit daw kasing dama ngayon ang tensyon doon. Pero problema niya, hirap siyang magpaalam sa kanyang amo. Inyong pinagpukasan yung kamay, tapos yung mga pulis magbarin, malapit din dito. Kaya ka, hindi ko na matatakot. Tumawag na mo ba kayo sa embahada ng Pilipinas dyan sa Egypt? Hindi nga ako makatawag. Pakaalam na ako kanina na kailangan kong magpa-register. Base sa pinakahuling ulat, kukunin na sa kulungan ang dating presidenteng si Hosni Mubarak para ilipat sa house arrest. Noong isang taon, pinarusahan si Mubarak na makulong habang buhay matapos ang pagpatay sa mga demonstrador na lumalaban sa kanya. Pangamangayon ng marami, lalong sisiklab ang kaguluhan kapag inilabas sa kulungan ang dating leader. Nananatiling nakataas ang crisis alert level 4 ng Department of Foreign Affairs sa Egypt. Nangangahulugan ito ng mandatory repatriation para sa 6,000 Pinoy doon. Hinihikayat sila ngayon ng DFA na makipag-ugnayan na sa Philippine Embassy sa Cairo para makauwi ng Pilipinas. Kinumpirma rin ng DFA na isang naaagnas ng bangkay ng Pilipina ang natagpuan sa loob ng maleta sa isang basuran sa Nasir City. Isang 16-anyos sa Pinoy naman ang isinugod sa ospital matapos tamaan ng ligaw na bala. Nakauwi na sa bansa kahapon ang 5 Pinoy worker galing Egypt. Para sa Bandila, Jasmine Romero.